Maraming paraan para mapapurihan ng ating Panginoong Diyos. Isa dyan ay magkaroon ng matiwasay, maayos, magandang buhay. Kaya hindi bagay sa mga anak ng Diyos na magulo, na hindi payapa at hindi maayos ang pamumuhay. Spirituality must translate into a good life. And people who are spiritual should not be guilty for having a good life. Because life is a gift from God and therefore it must be brought to the highest possible levels, not only of enjoyment but also of meaning. Bakit may mga nagkakaroon ng buhay na maayos, merong magulo, may tahimik, may payapa, merong hindi? It's a matter of choices. And you always have to choose between right and wrong, between good, better, or best. And choices are often clear. Sometimes they are not. And choices can be confusing. We're going to refer to Proverbs for 8 no-nos on rightness. Mga sinasabi ng Proverbs na hindi dapat gawin kung gusto mong maging tama ang pamamaraan sa buhay, tama ang tinatahak na landas. Salamat Diyos sapagkat kayo ay may mga iniwan sa aming mga babala, katuruan, halimbawa. Salamat po for the Proverbs that can be referred to for life. Salamat sapagkat maaari kaming magbasa, mag-aral, magmemorya ng mga katuruan ito at ito'y aming unawain at i-apply sa buhay. Patawarin mo kami sa mga kasalanan namin, O Diyos. Lahat po kami, pag humaharap sa inyo, nakikita namin ang aming mga karumihan, ang aming mga kasalanan, sapagkat kayo'y kaliwanagan, kayo'y kabanalan, kayo ay sakdal, puro, dalisay. Lord, purify us, cleanse us by forgiving us. Forgive us our sins. We acknowledge our wrongdoings. We acknowledge our shortcomings. Forgive us. Cleanse us. Fill us with your love and forgiveness. Fill us with your spirit so we can see you face to face and learn from you. Ilayo niyo po kami sa gawa ng mga masasamang espiritu, mga masasamang tao, at pati ang mga mahal namin sa buhay ngayon, alagaan niyo rin po sila, Lord. Bigyan niyo kami ng payapa, tahimik na isip, at nasa ganon, makapagtuon kami sa inyo ng pansin na di aagawin ng sinuman o ng anuman. Speak to your people, speak in power and majesty. We ask you, Father, in the name of Jesus our Lord, our teacher. 8 Proverbs and 8 Proverbs no-nos on rightness. Napakarami pong katuruan yung mga Proverbs sa do's and don'ts. One is do not forget parental teaching. Wala naman tayong bagong ambisyon na pag-aralan. Yung Proverbs naman had always been there. It's constant. But what's important is, as our wisdom increases, we review basic things and definitely we will find new meanings and new applications because now we're able to plumb the depths of such words and now we are more equipped to see what probably we missed seeing when we were a little bit younger in our spirituality. Ang isang mahalagang paalala, do not forget parental teaching. Kahit ano pang sabihin natin, kahit mas marami pang anak ngayon ng mas maraming technical or academic education than their parents, iba pa rin talaga ang turo ng magulang. Proverbs 6:20, my son, keep your father's commands and do not forsake your mother's teachings. For one, parental love is probably the purest love and therefore, parental teaching is probably the purest in intentions. May mga nagtuturo sa atin pero para lang tayo i-manipulate. May nagtuturo sa atin para matrain tayo na maging spare part ng machinery ng kanilang kumpanya. Kaya ka tinitrain. May nagtuturo sa inyo ng mga bagay-bagay para pakinabangan at ma-employ, pero ang itinuturo ng magulang para talaga sa ikabubuti ng anak. Nakakalungkot lang na kuminsan marami ng pagkakamali at nagkaedad na ang tao bago niya maisip na tama pala si nanay, tama pala si tatay. So bago pa tayo dumating sa ganung realization, made wiser by the pains that we go through, tandaan na lang natin ang sabi ng Proverbs, do not forget parental teaching. Pag gagawa tayo ng mga desisyon, lagi mong isipin, ano ang sasabihin ng nanay ko o ng tatay ko kung malaman niya itong gagawin ko? Anong payo ang ibibigay niya? Magkamali man kung minsan ang payo ang magulang, there is definitely no mistake in the intention. And the intention is always for our upliftment, for our betterment, for our well-being. At dahil lang doon, we should honor parental advice. Napakaraming tao na pahamak dahil lang nilimot yung parental teaching. Ang sinabi dito, do not forget. Ibig sabihin, alam mo na yung teaching ng magulang mo. Huwag mo lang kalimutan. Iba talaga yung perspective na ibinibigay ng edad, yung perspective na ibinibigay ng pagdaan ng panahon. And when this is filtered through remembrance and very specially interpreted to help you
it is going to be good for you. Another proverb no-no is do not neglect sound judgment. Do not abandon sound judgment. Again, the presumption is you know what sound judgment is. You know what good and bad are. Ano alam mo pinakaiba nun? Nasabi, huwag mong kakalimutan yung tamang pag-iisip. Alam naman natin kung anong tama. Alam natin kung anong tamang pag-iisip. Kung bakit pinipili lang ng marami sa atin yung maling paraan ng pag-iisip, yung maling landas na tatahakin, samantalang alam natin kung ano ang tama at mali. Seldom are we going to be surprised. Ah, yung pala ang tama, ito pala yung mali. That's very seldom. Most of the time, we really know what is good and what is bad, but we just neglect sound judgment. Minsan sinasadya natin huwag maging maingat, nagiging padalos-dalos, nagiging careless. Sabi sa Proverbs 3:21, my son, preserve sound judgment and discernment. Do not let them out of your sight. Sino ang madalas na maligaw, hindi niya napapreserve yung sound judgment? Those who surround themselves with people who insist on making him do the wrong thing. Evil company ruins morals. Kadalasan yung alam mo na tama, pag lagi kang nakakarinig ng kabilang opinion, nababaluktot din ang iyong pananaw, na bagamat alam mo pa rin yung tama, pero namamanhid ka doon at nagagawa mo pa rin ang mali. Dapat lagi tayong nare-refresh on what is right, nakikipag-usap, nakikibarkada tayo sa mga tama ang takbo ng utak para magkaroon tayo ng balanse at laging malinaw ang pag-iisip, hindi nadadaya. Sabi, preserve sound judgment. It means that sound judgment, even though you know it, may be forgotten, may be neglected. We have to keep on preserving that. Ngayon, hindi na lagi sa mga pelikula that crime does not pay. Marami na ngayon ang mga istorya, yung storyline nila, crime pays. Sa postmodernism, wala na mga absolutes, wala nang tama at mali. Kung ano na lang naisip mo, yun ang pwedeng mangyari. Dapat bantayan din natin ang mga sarili natin sa panonood ng mga pelikula, pagbabasa ng literature, na masyadong postmodern yung approach. Kasi marami na dyan na crime pays. Mapapansin nyo yan, nung araw, walang criminal story o walang story na may mga bad people who are not punished in the end. But right now, pwedeng ipakita na, see, for being bad, these people are having a vacation in the Caribbean. Kaya lalagyan natin dapat bantayan yon. Sabi, preserve sound judgment. You have to fight for it because the world system will want it taken away from you. Another proverb no-no to have a good godly life is that do not resent, do not reject godly correction. Yung una, pinapreserve mo yung good judgment para hindi ka gagawa ng mali. Pero just in case, nakagawa ka na ng mali, huwag mong tanggihan, huwag mong kainisan, huwag mong layuan yung nagtutuwid at yung pagtutuwid sa'yo. Do not reject godly restriction or justice. Proverbs 3:11-12. My son, do not despise the Lord's discipline and do not resent His rebuke. Because the Lord disciplines those He loves as a father, the son, He delights in. Huwag daw sumama ang loob kung itinutuwid. Huwag sumama ang loob kung ang mga liko nating gawa ay hindi binibigyan ng premyo at nagkakaroon pa nga ito ng parusa. Sapagkat ano mangyayari sa atin kung yung mga kamalian natin biglang may mga rewards, mawiwili tayo sa paggawa ng mali, hindi natin malalaman na lumayo na pala tayo ng lumayo sa tama. At dito din merong definition ng good parenthood and good parenting. Mahal mo ang anak mo, dapat mong disiplinahin. Discipline only says that you must reward good behavior and punish bad behavior. At nasa ganoon, sa formative years, lalo na ng mga bata, matanim sa kanila kung ano ang tama at mali. Kadalasan, pag naitanim na ng malinaw, malalim, matibay sa isang isip kung ano ang tama at mali, kahit tumanda na siya, magkaedad na siya, hindi mo na ulit-ulitin yung lesson, alam na niya ang tama at mali. At yun man ay sinusuway niya, alam niyang may sinusuway siya na pamantayan ng tama at mali. Huwag tayo nagtatampo sa Diyos. Kadalasan, meron tayong mga hindi natatanggap, nagtatampo tayo sa Diyos. Dapat natin isipin, itinutuwid siguro ako ng Diyos. May mga gusto akong mali. May mga gusto akong hindi bagay sa akin. May mga ginawa akong hindi tama. Sabi, do not despise the Lord's discipline. Pwede ka bang lumaban sa Diyos at pwede ka bang magtagumpay na nagtatampo ka sa Diyos? Dapat nating tanggapin ang maluwag sa dibdib kung tayo itinutuwid at lahat ng pagtutuwid ay masakit.
Kung minsan alam na alam mo, you got into a very long love affair, wrong love affair, tapos hindi nag-click yan, hindi nag-flourish, ang hirap na hirap ngayon yung buhay mo, nagtatampo ka sa Diyos, sa buhay, but you must be happy that you are being corrected from an otherwise more horrible situation that could befall you if you insisted on taking a wrong turn and taking the wrong road. Another no-no sa Proverbs. Kung makikita natin, wala naman talagang theme yung Proverbs kasi collection niya ng maraming wisdom. Bawat isang sentence dyan, isang leksyon na eh. Kaya napakasarap pag-aralan. At hindi yung isang lesson lang, isang theme. Kung saan kadalhin ng Proverbs, yun ang lesson mo. Kasi ganoon naman talaga ang buhay ah. May theme ba ang buhay? Meron bang theme na pwede mangyari sa isang araw, sa isang linggo, sa isang buwan? Random ang mga bagay. Hindi laging ayos. At ganoon ang tunay na buhay. Tulad din ng Proverbs. Do not envy wrongdoers. Sasabihin niyo, obvious naman lahat ang pinag-aaralan natin. Siyempre, talagang obvious. Wala namang bago eh. Sinabi ni Solomon, there is nothing new under the sun. But the point is, are you finding new applications to what you already and previously know? Nakakakita ka naman ng bagong mga kahulugan nito, bagamat dati na naalam ang mga ganitong bagay. Proverbs 23:17, do not let your heart envy sinners. Parang madali namang sabihin, siyempre. Pero madalas nalilibang tayo na natutokso tayong maingit sa gumagawa ng mali. Misa natutokso tayo sa yumayaman bigla kahit mali ang kanyang pamamaraan. Natutokso tayong maingit dun sa mga may mga shortcuts na ginagawa sa buhay tapos parang nagkaroon sila ng instant reward and gratification. Merong kinakaingitan tayo na gumawa ng mali, favoritism, mga cheating, tapos napopromote sila. Sabi sa Bible, do not envy sinners. Alam ng Diyos yan. At kung minsan, hindi natin alam, napaparosahan na pala yung gumagawa ng mali. Although sa ibabaw, sa pang-ibabaw, akala mo ang sarap ng buhay nila, yung pala may mga kaparosahan ang nangyayari. At kung minsan naman, akala natin, dehadong-dehado tayo dahil tayo yung gumagawa ng tama, hindi pala natin alam na may mga blessing na ibinibigay sa atin ng Diyos. Hindi naman kasi kailangan laging nakikita yung blessing. Lalo pa nga tayo mga tao, limitado naman ang kaya nating makita. Kadalasan, ang nakikita lang natin, yung tinititigan natin at yung gusto nating makita. Pero sinabi yan ang salita ng Diyos, kaya manalig ka na hindi dapat kinaiinggitan ang gumagawa ng mali. Kahit sinasabi ng isip mo, sinasabi ng mata mo, sinasabi ng karanasan mo, nakainggit-inggit sila, sabi ng Word of God, hindi. Hindi ka dapat matukso kahit kailan na managhili sa mga gumagawa ng masama. Isa pa na no-no sa Proverbs, do not yield to evildoers' invitations. Ang mga gumagawa ng mali, ang mga gumagawa ng masama, hindi kontentong sila lang ang gumagawa. Laging gusto nilang may kasama. Lagi silang nag-iimbita. Yung mga nag-drugs, hindi yan kontento mag-drugs mag-isa. Laging yayayain ang mga kaibigan. Kadalasan yung mga nambababae, hindi kontento yung mambabae nalang sila mag-isa. Kahit sila may asawa, yayayain pa yung mga kumpare nila, mga kaibigan nila. Yung mga gumagawa ng mga hindi tama, usually they love company. Ang daming paalala sa Proverbs na huwag papayag na madala ng gumagawa ng mali. Proverbs 1:10, if sinners entice you, do not give in to them. In Proverbs 1:15, my son, do not go along with them. Do not set foot on their paths. Yung mga gustong mag-casino, gusto niyan laging may kasama. Yung mga gustong magsugal, gusto niyan may mga kabarkada. Yung mga gustong gumawa ng mga kung ano-anong mga krimen, lagi sila magsasama ng mga kung sino-sino. Kaya sabi, huwag kang papayag. Piliin mo kung sino ang merong access sa iyong tenga, sapagkat yung may access sa iyong tenga, pwedeng makipagyaya sa iyo. Pinakinggan ninyo ang mga magulang ng mga napahamak na mga anak, wala naman sinisisi kundi kabarkada ng mga anak nila. Sasabi lang, kasi napabarkada yung anak ko, niyaya sa masama. Yun din naman siyempre kabilang magulang doon, sasabihin din, napabarkada kasi anak ko, niyaya sa masama. Nagkakayayaan kasi. Bihira naman, yung isang tao lang yung may gustong gumawa ng masama, tapos yayayain ka. Kaya ka nayayaya, kasi gusto mo rin eh. Kaya tayo dapat mag-ingat. Kasi gusto naman talaga natin gumawa ng mali. Meron talagang struggle ang tao. Hindi ka pwedeng yayain sa ayaw mo.
Hindi ka pwedeng yayain doon sa ipinaninindigan mo dahil ayaw mo. Nayayaya ka lang sa gusto mo rin. So, sino ang pag-iingatan natin, mga kapatid? Yung mga tao na pareho tayo ng weakness. Kasi pag niyaya ka nun, gusto mo rin, sasama ka naman. Huwag kang nakikibarkada sa mga taong pareho mo ng mga reklamo sa buhay. Mga ginang-ginang nagre-reklamo tungkol sa kanilang husbands, re-reklamo, sasama sa mga ginang-ginang na reklamador din. Mami, ako ano na namang mahimala ang ginagawa ng mga ginang na to pag magkakasama dahil nagkakakonsintihan na rin sila because they empathize with one another. So, ang pinipili mong kabarkada, sino? Yung nakakapagbigay sa'yo ng balanse. Hindi naman lagi, pero yung nag-no-no sa'yo. Yung niyayaya mo sa konsensya, huy, hindi natin dapat ginagawa yan. Yung may reklamo ka tungkol sa iyong magulang, tapos yung kaibigan mo, di naman, okay naman yung magulang mo, nakikita ko naman, may ginagawa din silang tama. Pero tayo mga tao ay tamad. Ang gusto natin, lagi natin kasama yung kakampi natin. Ang lagi natin kausap, yung sang-ayon sa atin, payag agad sa ating mga sumbong. Pero alam nyo, danger nun? Pare-pareho lang kayo ng weakness. Paano ngayon kayo makakapagpalakasan sa isa't isa? Paano makakapagbigay ng balance? We love people who always agree with us, but will that be helpful? Will that be healthy for our lifestyle? So do not yield to evildoers' invitations. Diba, alam din natin yon? Pero bakit alam natin, pero madalas pa rin tayong mayaya? Kasi kuminsan nahihiya. At ito ang isang dapat nating ituro sa ating mga anak. Dapat marunong manindigan. Tayo mga Filipino, kilalang kilala sa pakikisama, pero mayroon isa pa tayong katangian na higit mabuti, paninindigan. Na nakikisama ka hanggang hindi nakokompromise talaga yung kaluluwa mo, yung espiritu mo, o yung ikabubuti ng kapwa. Pero oras na yun ay makokompromise na, dapat manindigan ka na. Kaya ang mga anak natin habang maliliit, mga apo, pamangkin, dapat turuan natin sila mag-refuse. Marunong sila, dapat mag-no. Hindi yung lahat ng iuutos mo, payag sila. Lahat na sasabihin mo, opo, opo, opo. Kasi hindi natin sila natuturoan mag-resist. Dapat tayong mga magulang, kahit sabi ng anak, ayoko, ayoko pong gawin yan. O ba't ayaw mong gawin? Anak, meron tayong kakainin, ayoko pong kainin yan. Hindi mo papagalitan agad, ba't ayaw mo? O sige, may dahilan ka, diwag. May pupuntahan tayo, ayoko pong sumama. Ba't ayaw mong sumama? At kung may dahilan, o sige, huwag kang sumama. Kasi pag na-train natin sila na magsabi ng no, they will be able to apply it when they must say no to evildoers. They will be able to apply it when they must say no to those who entice them to do wrong. Pero kadalasan yung mga anak mo na pahamak sa mo, ba't ka sumama? Nakakahiya po kasi. Kakahiyan tumanggi. Kasi sinanay natin sila na hindi pwedeng tumanggi sa atin. Hindi pwedeng tumanggi sa matanda. Hindi pwedeng tumanggi sa ate o sa kuya. Dapat pwede. Kaya lang, pili. At dapat na ipapaliwanag kung bakit sila tumatanggi. At kung reasonable yun, we honor it and say, wow, that's a good decision. You may refuse even me, my son, my daughter, if you think it is not reasonable. Then we begin to make people na may sariling anino. Nakakalikha tayo ng mga tao na pwedeng tumanggi, hindi sunod-sunuran, hindi yes man or yes woman. It's important. Another wisdom from Proverbs, if you are going to have a quiet, beautiful life, whenever possible, do not be an outlaw. Do not join those who wrongly oppose power or the powerful. Siyempre, romantic isipin that you should stand up to the powerful, that you must have an advocacy, that you must stand up for this and that and against this and that. But if you're going to be very personal and healthfully selfish, in other words, you're practical, you have only one life to live. Kahit ka pa may buhay sa kabila, isa lang ang buhay mo dito. So dapat mong iniisip kung para saan mo to ginugugol at saan mo uubusin. Why live as an outlaw? Why live as an outsider when you can be an insider? Instead of simply fighting power, why not find a space for you within the system? Hindi ko minamaliit yung mga matataas na hangarin ng mga tao na sumasalungat sa mga kapangyarihan, naghihimagsik for the sake of principle. Pero tingnan nyo, yung mahilig lumaban. Sa mga kumpanya, yung ang hilig-hilig lumaban, sasali ng union, lalaban sa mga boss, madalas yung buhay nila ang gulo-gulo. Pag may natanggal, sila yung natanggal. Tapos yung mga followers nila, dahil ang dami-dami, hindi naman matatanggal eh, sila lang. Proverbs 24, 21-22, Fear the Lord and the King, my son, and do not join with the rebellious.
for those who will send sudden destruction upon them, and who knows what calamities they can bring. Lalaban ka sa makapangyarihan, humanda ka, isacrifice ang buhay mo. Isacrifice ang buhay ng iyong asawa at anak, magulang, kaibigan, mga mahal mo sa buhay. Hindi ko sinasabi, mga kapatid, na huwag kayong magkaroon ng paninindigan, huwag kayong lumaban sa oppression, huwag kayong lumaban sa masama. Pero isipin nyo rin mabuti, kung minsan yun namang partido na ipinaglalaban mo, masama rin eh. Hindi rin lumalabas pa lang yung kasamaan niya. Meanwhile, iisa lang yung buhay mo, ano nangyari? Namundo ka ng 10, 20 years, maibabalik mo ba yung nawala? Yung nagkawalay kayo ng mga mahal mo sa buhay, maibabalik mo ba yun? Kaya nakikita nyo, pati yung mga digmaan na sinasalihan ng mga bansa, usually vanity lang ng mga hari yung mga digmaan, failure of diplomacy. I remember one poem by J.D. Drilon Jr., who was a veteran in the Korean War, na minsan nasa mga dugout sila, nasa mga hukay-hukay sila para hindi tamaan ang mga bala, foxholes. Sabi niya, "We are at war because elsewhere our leaders failed to make the peace." And it's true. Many lives are just used as pawns in cruel chess games played by kings. Kaya kung mahilig ka sa ideology, na-convert ka sa ganung ideology, lalabanan mo ngayon yung kabilang partido, naubos ang buong buhay mo, it's an unsung life, uncelebrated life. Meanwhile, it's your only life. So isipin mo kung kanino mo itinatalaga ang iyong buhay. At kung makikita mo rin lang na may space within this system, though you may not like it, but there's a space which will allow you to live your life to the most that you might be allowed by the system, it's best not to fight power. Kasi yung buhay mo, iisa lang. Marami yan mga teaching sa Bible. Sabi, be careful with your words. Do not criticize the king or the rich, because the birds of the air will take your word to their very bedrooms and they will know what you're saying. At kawawa ka naman dahil bumabangga ka sa pader. Gusto kong bigyan ng diin, mga kapatid, na hindi ko sasabing huwag tayong manindigan for principle, pero isipin mo yung ibabayad mo sometimes for principle. Mayroong mga taong napaaway, nasaksak, napatay dahil lang sukle sa jeepney. Ayaw pang ibigay ng driver yung sukle, saan yung sukli ko? May nag-away na sila, tinubos siya, sinaksak ko, namatay, prinsipyo, piso. Parang, is it worth it? Dapat isipin natin, ang buhay kasi natin bigay ng Diyos, pinapahalagahan mo. Init ng ulo, makikipaglabanan for parking lot, nagbarilan. Yung isa namatay, yung isa nakulong for life. Para sa parking space? Principle? Kailan mo ibebend yung principle when you say, well, it's not worth dying for? No? Tinitingnan natin yun. Is it worth dying for? Napakahalaga kasi minsan ka lang mabuhay. Minsan nadadaya tayo. Mga mangmang nadadaya yan. Yung mga hindi nag-iisip nadadaya, nare-recruit, nahihikayat, pang-ubos ng bala ng kalaban. Sila yung mga frontliners. Sila yung tagagawa ng mga dapat gawin. Meanwhile, yung mga ideologues, yung mga may mga ideya, yung mga matatayog ang mga hangarin, mga safe, mga tahimik ang buhay at masasarap ang mga buhay habang nauubos at nagdurusa yung mga tagasunod nila. Lahat ng mga isms may ganyan. Lahat ng mga ideology may ganyan. Lahat ng mga pananalig may ganyan. Kaya bantayan natin, mga kapatid, sa natin idinededicate ang ating buhay. Another no-no on rightness is do not take advantage of the weak. Proverbs 22 verse 22, do not exploit the poor because they are poor, and do not crush the needy in court. Isa yung no-no talaga sa Biblia, mang-aapi ka ng kawawa, mang-aapi ka ng mahina, ng mahirap, ng may sakit, ng matanda, ng bata, ng babaeng mahina, lahat yan. Sinasabi, no, 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 do not do that. Because God is on the side of the weak. It is not always apparent that He is. It doesn't always show. But the Bible tells us that God has a soft spot in His heart for the weak. Kaya ang ginagawa natin para sa mga mahihirap, sa mga mahihina, sa mga walang kalaban-laban, inaari ng Diyos na ginawa natin sa Kanya. So kung ginawa natin ng mabuti ang mga taong ito, ang Diyos ang nagsusukli, at kung ginagawa natin ng masama ang mga mahihirap, mga kawawa, mahihina, ang Diyos ang naniningil sa atin. Minsan pa, hindi naman laging obvious na nasisingilan tayo. Pero sabi sa Bible, sinisingilan ka. Nadaramdaman mo man o nalalaman o hindi, nasisingilan ka. God's justice is always at work. At huwag nating i-provoke yung galit ng Diyos. Ang kapangyarihan na ipinahihiram ng Diyos para ating kupkupin
ang mga kawawa at mahihina. Hindi ito ibinibigay forever para lang palakasin natin at pasarapin ang ating buhay. Ito ay pahiram. There's always a responsibility that goes with power or influence. Pag naging supervisor ka, naging manager, naging executive, naging may-ari ng kumpanya, meron kang pananagutan dun sa maliliit at meron kang pananagutan sa Diyos na siyang nagpapahiram ng kapangyarihan. So do not take advantage of the weak. Isa pa sa mga weak, yung nagmamahal sa'yo. Yung alam na alam mong mahal na mahal ka, kahit sabihin mong tumalon ka sa building, tatalon, ang dami ko nakikitang pang-aabuso niyan. Bakit niyo pagsasamantalahan at kakawain yung nagmamahal sa inyo? Hindi ba dapat gantimpalaan niyo pa ngayon? Dapat yung suklian ng pagmamahal? Pero ang dami ko nakikita kahit mga asawa, abusong-abuso dahil alam nilang mahal na mahal sila. Hindi ganyan ang pagsukli sa pagmamahal. Dapat suklian mo ng pag-ibig din. So do not take advantage of the weak. And finally, last for tonight, no-no from Proverbs, do not outshine great people. Do not claim equality with the great. Do not social climb, unsettle, and threaten the powerful. Huwag ninyong pagseselose na makapangyarihan dahil marami siyang magagawa para kasirain. Huwag papanibughuin, huwag bibigyan ng insecurity because the powerful can do many things against you. Proverbs 25:6-7. Do not exalt yourself in the king's presence. Do not claim a place among great men. It is better for him to say to you, come up here, than for him to humiliate you before a nobleman. So magdahan-dahan. Huwag masyadong makipag-chami-chami sa mga matatasang ranggo dahil baka mapahiya ka. Huwag magmamagaling in the presence of great people dahil pag na-insecure sila sa'yo, lagot ka. Kung ikaw ay isang empleyado, tapos meron kang ideya, meron kang supervisor, tapos may mas mataas kesa sa kanya, tapos nagmamagaling ka dito, papatayin ka nito, kawawa ka naman. Lumagay ka sa lugar. Kung talaga kang mahusay, kung talaga kang magaling, hindi yan masusupress. Matakpan man yan isang araw, dalawang araw, isang linggo, tatlong buwan, lalabas at lalabas ang galing mo. But do not needlessly unsettle the powerful. Ito kung minsan, nang natataka ko, hindi matutunan ng mga tao in the corporate world. Pinapa-insecure nila yung kanilang immediate superior in front of a bigger superior. So anong gagawin nito? Everything within his or her power will be used against you. Kailangan lumalagay ka sa lugar. Do not outshine those who are supposed to be above you. Let whatever you do, give credit to them. At magkikita mo, aandar ang katarungan at hustisya ng Diyos. In fact, let me add this. Do not just say, don't shine and outshine great people. If you can, do not shine at all. Hindi ko sinabing huwag kang maging excellent, huwag kang maging good, huwag kang maging fruitful, but try not to be noticed too much. The world, and especially this country, punishes the brilliant. At sinabi na yan ni Jose Rizal sa No Limit Angire, ang pinakamatayog na puno ay tinatamaan ng kidlat. Gusto mong magkaroon ng tahimik na buhay, sikapin mong huwag maging number one. Yung mga number one, bagamat number one sila, ang laki ng bayad. Halimbawa, number one ka head of state. Okay, number one yung kotse mo, number one ka everywhere. Pero pag bumagsak yung gobyerno mo, nagkaroon ng change in government, ikaw yung na-exile eh. Hindi naman na-exile yung Secretary of Labor. Hindi naman na-exile yung mga governor na in-appoint mo dyan. Buhay na naman sila, mapopular na naman ang hasang nila, ikaw na-exile. Kasi number one ka eh. Pagka may mga strike, tingnan nyo, yung mga number one, yun ang natatanggal sa trabaho, yung mga iba naman, tuloy pa rin. Sino bang na-assassinate? Yung mga number one naman, di ba? Hindi naman ina-assassinate yung number two, lalo hindi naman siya threatening. So, nagtataka ko, ba't ang mga tao gusto maging number one? Pag number one ka kasi marami na iinggit, they'll do everything to destroy you. Pag number one ka, maraming may gusto ng privileges mo, kahit hindi naman sila kasalo sa hirap mo. Pero gusto nilang sumalo sa ginhawa mo. Pag nagpakahirap, hirap-hirap ka to make a career, to make a name, to make a profession, pag mayaman ka na, andyan lahat ng kamag-anak mo magsusulputan
gusto nila makihati. Inalagaan ka niya noon, pinalitan ka niya ng lampin, lahat ang maisusumbat sa'yo para kasali sila. Pero hindi sila kasama sa pagdurusa mo, sa pag-iisa mo, sa kalungkutan mo. So bakit mo iibigin ang ganon? Nakakalungkot lang na bago ma-realize yan ng iba, number one na sila. And almost irreversibly number one, so they have to maintain and maintain and maintain it. You know what life is? Meron ka nagagastos, nakakabili-bili ka ng gusto mo, kakalakad-lakad kayo, medyo ka-free. Pwede kang huwag magtrabaho o magpalit ng trabaho dahil hindi ka naman sobrang asang-asa doon sa ginagawa mo. Okay na dapat sa buhay yun. Hindi yung magkamal ka ng pagkarami-rami. Pag ang dami mong kayamanan, ang daming gustong sumingil ng buwis sa'yo, biglang ang dami palang gobyerno. Hindi lang isa, dahil maraming naniningil sa'yo ng buwis. Maraming mga nangingikil. Nung araw, mga 60s, 1960s, yung mga artista, mga tao, hindi nalang gustong-gustong sumikat. Pag sikat na artista ka pala, may mga gangs nun na humihingi ng malaking portion ng income mo. Pag hindi, bubusan nila ng asido yung mukha mo. Hindi mabuti pa, hindi ka nalang naging sikat. Nasa listahan ka nila ng bubusan. Tapos bigay ka ng bigayan sa manang loob mo para huwag lang ka nalang busan. Ang hirap din maging sikat. Ang hirap na kilala ka, ang hirap na leader ka. Pag nagkamali ka, ine-expect ng mga tao, wala kang mali. So pag nagkamali ka, may nakaalam ng pagkakamali mo, gusto ka laging blackmailin. Kaya dapat supportive tayo dun sa mga talagang kailangan. May naman, may number one, alangan mang wala. Hindi naman pwedeng wala kang leader, hindi naman pwedeng walang number one, pero we must be supportive because there are many people who like to destroy them. There are many people who like to see them fail. But when our leaders fail, when the number ones fail, we go down with them because there's a bit of us that will also suffer. Dapat nating inuunawa ang ganitong bagay. At yung mga hindi sikat, pasalamat kayo. Kung hindi nyo kailangan ng bodyguard, pasalamat kayo. Kung hindi nyo kailangan ng publicist dahil laging may naninira sa inyo, pasalamat kayo. Huwag kaingitan yung mga taong nangangailangan nun. Dahil hindi lang natin alam kung anong mga hirap, kung anong mga bayad ang kailangan nilang gawin dahil sila'y number one. So, you want a quiet life? Settle for 2 or 3 or 4. Shine in your work. Be excellent. But try not to shine everywhere else. Lalong-lalo yung kilala ka, sikat ka. Ang mga tao kasi maiinggit sa'yo. At pag naiinggit sa'yo ang tao, wala silang iisipin kundi paano ka sisirain. When we talk about rightness, it doesn't always talk about morality or the opposite of wrongness. Pinag-uusapan lang dito yung pinakamagandang paraan para mamuhay. At kung gusto natin ang paraan para mamuhay, read the Proverbs. Read Ecclesiastes. Talagang ang galing ng mga katuroan nila. Yung mga karunungan na inipon ng matagal, pagkatapos na preserve because they are true. Kaya dapat nating pakinabangan lagi yan. Huwag niyong kakalimutan to read the Proverbs at laging magbasa niyan. Maging ang sarili nating Proverbs, yung wala sa Bible, Proverbs ng Filipino nation, ang gagaling din ng mga katuroan na pwedeng-pwedeng maging pamantayan sa buhay. Life is a gift. It must be engaged. It must be enjoyed. It must be celebrated. So, we must not expend needless energy for other pursuits. Pag nakinig tayo sa Proverbs, dadami ang ating kaligayahan, liliit ang ating mga needless worries, magkakaroon tayo ng mas malaking space sa ating puso para purihin ang Diyos at maging mabuti sa ating kapwa. Diyos namin, ano po ba ang katuroan na nais niyong baunin namin? Marami kami pinag-aralan na verses. Lord, kung makikinabang kami ngayon sa isa lang man lang o dalawa, sulit na sulit ang pagpunta namin. Ituro mo sa amin, Panginoon, kung ano mga dapat naming hindi gawin at mga dapat gawin bilang tamang tugon sa aming pag-aaral ngayon. We learn from the Proverbs and we know, Lord, that your word is wonderful, it is perfect, so teach us how to apply this in our lives. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid. Isipin natin, ano nga ba ang dapat nating reaksyon sa mga pinag-aralan natin ngayon? At nawa, sa pakikinig natin sa katilinuhan ng mga kawikan na ito, mas makita natin ang ganda ng buhay. Aming Panginoon, turuan niyo kami sa saglit ng pakikipagniig sa iyo. Patuloy po kayong mangusap. We ask for very personal applications of this great wisdom.